Unfortunately guys, dapat talaga hindi to ganto color na rose pink ata tawag dito. Dapat hindi ganto yun. Ang color talaga is matte black. Pero reports on one person already using the brand new system. What's up guys? It's me Mark with a C. And welcome back to my channel. Or kung bago ka lang sa akin channel, mag-subscribe ka na and click the notification bell to be updated. As you can see guys, sa aking background, no, dito ako sa isang condominium, no, dito ako sa may penthouse nila, dito ako nag-film today. Disclaimer lang guys, no, I'm not bragging, no, na nakabili ako nito, na may ganito ako. I just want to share, gusto ko lang talaga mag-share ng tips and knowledge sa mga viewers na gustong bumili din ng iPhone na mura, yung gusto ng factory unlock, gusto ng ma-iPhone, or nagpaplanong bumili ng gadget is 2020. Ito na may airplane. This is the box of my iPhone 7, no? Ayan. Unfortunately guys, dapat talaga hindi to ganito color na rose pink ata tawag dito. Dapat hindi ganito yun, ang color talaga is matte black. Kasi yung supplier niya nagbibenta rin ng mga phones, yung tindera nun mismo, binigay do yung phone na ganun. Nung inabot sa akin, ganito na yung color, at bago ako nag-meet, ganito na rin bibigay niya. Hindi naman ako ma-arte kasi hindi lang naman ang case, tapos okay naman yung phone. So sabi ko, why not? Okay naman siya. So ito na lang yung kinili ko, hindi naman ako ma-arte sa color eh. Tubuksan na natin siya, no? Yes. Pag ano, ito pala, yan, ito yung mga lumalabas dyan. Welcome to iPhone, mga papel. Tapos meron siyang SIM ejector, ayan, may kasama na rin siya. Magkapalit kayo ng SIM. At ito na po ang cellphone ko. Tada! Yan. May tempered glass na yan, tapos meron na siyang case. Thanks to my childhood best friend, no, binilan niya ako ng case. Anyway, natanggalin ko na sa pagkakabalot, no, para makita nyo talaga sa likod. Yan, sobrang linis pa niya. Hindi pa siya talaga masyado na sobrang nagamit. Tignan nyo, wala siya masyadong mga scratches and everything. Guys, kung gusto nyo palang gumawa ko ng what's on my iPhone 2020, no, just comment down below or anything. So ito na nga yung iPhone, no, ayan. Rose gold yung color niya. Tapos 128GB siya. Pero guys, I just want you to know na may kasama din siya. May kasama siyang earphones. Yan. Ito yung box niya, diba? Yan. Nakita ko sa inyo. Tapos, meron pa siyang charger. Ito yung charger niya. Pinalitan ko lang yung pinaka-ano niya, pinaka-head niya. Hindi ko lang yung tawag. Pinaka-head niya kasi medyo mabagal. Eh, itong Android ko, mabilis to. Anyway, siyempre tatanungin nyo to kung magkano. Nabili ko tong 10.5, 128GB, second hand, pero maayos. Pati yung battery health niya ng iPhone is 100%. So, makakaasa kayo na hindi ganun kadali kalobat. Pero, napansin ko, nung ginamit ko ng 2 days, totoo nga sinasabi nila na yung Apple is mabilis malobat yung phones. Simula ng 8 hanggang pababa daw na iPhone. Sobrang bilis daw na malobat. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto ko daw ng magandang battery, palitan ko daw ng Yubaw. Alam niyo bang Yubaw? Familiar ba kayo doon? Okay ba 'yon? Maayos ba 'yon? Just comment below kung maayos yung Yubaw kasi baka magpalit ng battery. I remember yesterday, 2 to 3 times ako nag-charge ng iPhone. Kasi sobrang bilis siya malobat, as in, ito kaka-charge na, ito 27 na siya ngayon, no? Sobrang bilis niya malobat. Ang masabi ko sa inyo guys ay worth it. Sobrang worth it niya. Hanap lang kayo ng seller sa Facebook na hindi talaga masyadong mataas magbigay ng presyo, pero maganda yung phone. Hindi natin may iwasan guys na may mga sinungaling talaga na sasabi na maayos yung cellphone, ganyan, tapos hindi pala. Tapos pag hindi maganda yung quality ng phone mo, diba, nag-meet up na kayo, tapos wala siyang warranty. Ito kasi may warranty to. Mayroon siyang sticker dito. Hindi niya talaga siya makita. May sticker siya dito na nagsasabi na may 7 days warranty ka. Huwag mong tatanggalin yung sticker na yon unless nag 7 days na, tapos na yung warranty. Pero to, may 7 days warranty. Dito mo malalaman kung okay pa ba yung cellphone na yon o hindi. Pero to be honest guys, sobrang worth it talaga ng 10.5. Inipon ko to sa tagal din. Kunti ko pang di mo ko yung pera, no, dahil dun sa may nangyari. Pero ayun, okay naman din. Sobrang worth it. Tsaka kung bibili kayo guys, make sure na yung iPhone nyo is 128
gig, tapos 256. Kasi sobrang lugi kung 32 gig lang. I prefer, guys, mas maganda talaga na bumili kayo ng iPhone na malaki yung MB. Ay, malaki yung gig. Kasi pag mas malaki yung gig, mas maganda, tsaka worth it. Tapos, di ba, siyempre second hand to, i-check nyo rin. So, to be honest, i-check nyo rin yung seller na bibilhan nyo. Tingnan nyo kung legit yung mga iPhone niya. Kasi nakakatakot bumili nowadays. Tsaka pera, malaki yung pera na mawawala sa'yo. Na-scam ka, sobrang sakit no, na ma-scam ka, lalo inipon mo yung pera. Ako, inipon ko talaga yung pera, tapos bigla mawawala, diba? Kaya yung pinagbilang ko, sobrang bait niya, kaya ginawan ko siya ng review dahil alam ko na okay yung mga tinitinda niya at sana dumami pa yung mga bibili sa kanya, no? Huwag kayong bibili ng mga GPP, hindi ko naman sinaano, mas maganda yung factory unlock. GPP, isang network na gagamitin mo. Kunyari, itong phone na to, nakaprogram lang to sa smart lang na lalagyan mo. Anyway, ayun, sobrang araw na dito mga kaibigan. Tatapusin ko na itong video na to dahil it's all about naman unboxing. Pero, ayun, sana may tutunan kayo. Or kung may mga hindi ako nasabi dito sa video, please comment down below again. Kung natuwa ka naman sa video, ay like mo na to, mag-subscribe ka, and click the notification bell to be updated. And this is Mark Arlison, and always remember, just be yourself. Bye-bye! See you on my next video, guys. Yoo-hoo!